Direkta naman tayo, makibalita mula kay Department of Health Undersecretary Yusek Leopoldo Vega para po sa latest update tungkol pa rin sa COVID-19 at sa ginagawang vaccine procurement na pamalaan upang labanan ito. Rise and shine, Yusek Vega. Good morning po, Yusek. Good morning, Aldo. Good morning at PDP4. Opo, ito na po. Alam na nga po natin, bukod sa Sinovac, ay may mga kasunduan rin na pamalaan with Novavax para sa 30 million doses of vaccine na dadalhin dito sa bansa by third quarter para raw ngayong taon. Dito po na tayo sa usapin ng Sinovac. Kinonfirm po ba ng DOH kung totoo ngayong meron itong 72 side effects? Itong Sinovac? May gagawin bang aksyon ng Department of Health tungkol dito? Sinovac, may 50% efficacy. At medyo mahal po. Oo. Yusek. Alam mo, Aldo, ang negotiations ng Sinovac, nasa vaccine cluster yan, ano? Opo. So, hindi ko alam kung ano ang mga nakalaan sa negotiations nila. Pero sa pagkaalam ko, ang Sinovac, hindi pa nag-a-apply ng emergency use authorization. Opo. Although, meron ng negotiations to procure or to get some Sinovac vaccines for itong February at saka March. Opo. At saka hindi lamang Sinovac ata ang nasa portfolio, no, ng negotiations, kundi pati na rin yung vaccines coming from sa COVAX facility. Opo. So tungkol naman sa mga adverse effects, yung mga side effects, lahat naman ng mga vaccines, wala namang perfect vaccines, so, na hindi magkakaroon ng adverse effects, no? Meron talagang mga side effects sa lahat na ng vaccines na implement. Pero yung nakikita naman ng mga data ho, mild naman ang kanilang mga adverse effects. In fact, sa data ho, mayroong 5.5 people out of a million na ang nagkakaroon ng adverse side effects. So ito yung binabantayan din. Pag nag-implement ng Department of Health, meron kaming monitoring sa adverse effects after immunization. Kailangan mo yun. Kailangan after maturukan kayo ng mga bakuna, kailangan mga 30 minutes to 1 hour dapat mapantayan ko kayo for any side effects. Okay, or kung may mga delayed effects, may i-report nyo agad sa inyong PERS or sa hospital o sa barangay. Okay. Itong Sinovac, inactive virus ang ipapasok sa katawan ng tao. Tama ho ba, Yusek Vega? Kasi natatakot ang taong bayan, Yusek, no? Itong vaccine ng platform ng Sinovac, ito yung traditional way of making vaccines, yung mga attenuated or harmless or inactivated virus, na ito yung nagbibigay ng immune response ng katawan. Opo. So ito yung kakaiba sa ibang platform, kasi ang Moderna at saka yung Pfizer, ginagamit yung synthetic mRNA na bago. Opo. Ito yung first time naman ginagawa sa mga vaccination. Although yung mga studies ng mRNA na synthetic, ginagawa nila for cancer treatment before. Opo. Hindi po talaga may iwasan ng mga tao po na matatakot dito po sa mga ituturok na vaccine sa kanila. At siyempre, may mga tanong din sila. Pwede bang mamili? Huwag lang yung made in China. Ngayon, kung ito po ang Sinovac talaga ang maaprubahan para po mabakunahan ang majority ng mga Pilipino, ano po ang atin pong pwedeng sabihin sa taong bayan na para mahupa po ang kanilang pangamba tungkol po sa bakunang ito? Alam mo, lahat ng mga vaccines na dumadaan sa mga expert panel, lalo na pag natubaan na sa ating FDA at saka nagkaroon ng EUA, titingnan ho yan for their efficacy at saka safety. At saka kung binigyan naman ng go signal na safe siya and effective or sa prevention or sa prevention sa COVID-19 or prevention for having a severe illness, ng sakit, then mas better ho na magkaroon tayo ng mga bakuna. Pero itong mga bakuna na ito na magdadating sa Pilipinas, hindi lang Sinovac, kasi meron din tayong papasok na COVAX facility galing sa Pfizer
baka ngayon din February. Ilan ang dadating doses, hindi ko pa alam kasi hindi ako kasama sa negotiation. Pero pagkaalam ko, meron ding COVAX facility na ang vaccine nila gagamitin ay yung Pfizer. Meron ding Sinovac at saka meron ding Moderna. Although at present ho ngayon, according sa FDA, ang nag-apply lang for emergency use authorization, yun nga yung Pfizer at Moderna pa. Okay, nabanggit yung ibang mga brands or itong mga ibang supplier na magbibigay o kung saan magpo-procure po tayo ng vaccine. How about this Covovax? I understand yung Philippine government po nagkaroon ng deal to secure 13 million doses of Covovax. What do we know so far, Yusek Vega, tungkol po sa vaccine na ito? Itong vaccine na itong Covovax, so, galing ho yan sa India manufactured. Although ang manufacturing rights niya galing palagay ko sa AstraZeneca na the same platform ang gagamitin nila. The reason why binigay nila sa India para magkaroon ng node para ang manufacturing production mas marami. Kasi alam mo ang India, sila may vaccine manufacture or production na talagang napakarami sa buong mundo. So nakikita natin na yung mga AstraZeneca or yung mga vaccines na binigyan nila ng vaccine manufacturer, binigyan nila ng rights for nodal production like India, doon tayo nakikipag-ugnayan para magkaroon din tayo ng sapat na number of vaccines to cover 70% of our population. In terms of storage na kakailanganin po na temperature nitong Covovax, pataas din po ba? Masyadong malamig or kakaya na naman po? Hindi. Very tropical. It can be refrigerated just like an ordinary vaccine. Ang kailangan lang talaga ng ultra cold storage yung Pfizer at saka pangalawa na yung Moderna. Kailangan talaga yun ng merong special treatment para sa storage capacity. Okay. Going back, you've mentioned kanina po, Yusek Vega, tama po ba yung Sinovac hasn't applied yet for an emergency use authorization? I understand parang ilang suppliers na po ba yung nag-apply ng EUA? Kasi I understand kapag wala pa pong application ng EUA, hindi rin po ba mag-i-start yung pagbabakuna dito po sa Pilipinas? Dapat magkaroon muna ng emergency use authorization. At titingnan ng ating mga expert panel dito ho sa FDA, sa Vaccine Technical Group at saka dyan HTAC natin, tama ho yung bakunang dadating ho sa Pilipinas at saka tama ho yung safety and efficacy. Pag naano ho nila yun, bigyan ng go signal, bibigyan naman ng permit ng FDA ng Emergency Use Authorization. Doon lang tayo makakabakuna ng paramihan. Okay, Yusek Vega, magkakaroon daw po ba ng simulation exercises para po sa vaccination? Oo, kailangan to. Kasi alam mo, itong vaccination, first in our history to, nagagawa tayo, magbabaccinate tayo ng adult population ng about 20 million. Can you imagine na ang history lang ng Department of Health, nakakapagbakuna lang kami ng mga 9 to 12 billion annually, ano? Pero ito, more than 20 million kasi kung maaabot tayo ng 60 million Filipinos, kailangan natin talaga magkaroon ng sapat na implementation. At ito yung pinaka-challenge sa lahat pag-rollout nito kasi kailangan natin na magkaroon ng maraming simulation at saka drills. Kailangan ng drills talaga nito, lalong-lalo na pag-rollout nito, very orderly para efficient naman ang process of implementation of the vaccine. Okay, Yusek Vega, panghuling mensahe niyo lamang po sa ating pong mga kababayan at marahil po ang ilan, kumbaga yung iba natatakot, pero yung iba naman po ay excited na magsimula na po itong Max Vaccination Program. Your message po, Yusek Vega, to our viewers. Alam mo, vaccines are, ito yung pamamaraan na magkakaroon talaga ng ma-prevent ang disease, ano, at saka ma-prevent din ang transmission. Kailangan magpapakuna tayo lahat, lalo ng binigyan ng go signal ng FDA, ng emergency use authorization at pakita nila safe at effective naman to. Ito ay ang benefits nito talaga outweighs the risk.
kailangan ho talaga tayo magpabakuna para itong COVID-19 experience natin bababa na at saka babalik na tayo sa new normal. Thank you for your time today. Sa ulitin po, Undersecretary Leopoldo Vega mula po sa Department of Health. Salamat po, Yusek.